pwede sabihin sa'yo, ay subordination, pinapapasok kita, hindi ka pumasok. Mas mataas ang constitution kesa sa labor code na nagsasabi pwede, pwede siya mag-terminate pag hindi ka sumunod. Panahon ng welga, bakit ako susunod sa'yo? Eh di natalo kami. Pag natalo kami, minus 5,000 ang pinakamaliit sa inyo. Sige nga, tanungin nyo sila kung payag sila ron. Yung presidente natin, si Debanadera, tanungin nyo, ma'am. Sige, hindi na ho kami kikibo. Minus 5,000 din kayo every month. Eh kung payag kayo ron, eh sino pa ba naman kami bago para lumaban, di ba? Kahit sinong normal na tao, no, tanungin nyo, minus 5,000 every month, kasi yun yung mga benefits nyo mawawala eh. Payag ka. Yeah. Diba? Walang matino na papayag doon. Kaya tanggap ang paglaban, laban sa ganun. Not to mention, there is a provision in the labor code which says there must be no diminution of rights and benefits. Article 100. Kahit 5 lang ang bawasan, illegal yun kung dati mo nang tinatanggap. Walang demonyong pwedeng magsabing legal yun. Hindi lang kasi yun illegal, immoral pati yun. Mataas ng bilin, tapos babawasan mo kami ng sahod. Yung sahod nga namin, sibuyas lang, di na pwede pang bilin. Babawasan mo pa ngayon. Asan ang moralidad dun? Kaya napaka-legal ng laban natin. Kaya lang, makapangyarihan ang kalaban nyo eh. Makapangyarihan talaga. At pinapakita niyang hindi niya kayo kaya. Takot siya sa inyo. Dahil tinabaho nila kagad na ma-issuean kayo ng Assumption Jurisdiction Order ng DOLE. Hindi pa kayo nag-i-strike, may return to work na kayo. Oh, yun ang epekto ng AJ, return to work. Parang sinasabi ng Secretary of Labor, return to work, let's maintain the status quo, I will solve the problem. Yun ang esensya ng AJ. No? Ganun ang ginagawa. Dati may mga specific industry lang na pwede yan. Yan, telecommunication kami, energy, yan, transport. Yan lang ang mga pwedeng i-AJ. But in 1988, nagkaroon ng labor code amendments, binigay na yung umbrella authority sa secretary. Kahit anong industriya, kahit pagawaan ng pansit, pag sinabi niyang AJ, naka-welga, dapat tumigil. Pag hindi tumigil, illegal. Para yung karapatan natin sa saligang batas kasi sabi niya, we have the right to strike according to law. Ay mapalabo, mapahina. No? Napakataas kasi nung kapangyarihan na yun. Kaya nilagyan nila nung according to law para mapahina. Pag may AJ, bawal tayo magwelga. Because according to law, dapat sumunod tayo, ipaubayan na natin sa sekretary ang pagsusolve ng problema. Kagaya ng nangyari ngayon. Kaya ako naniniwala, ang lakas ninyo eh. Takot sa inyo, yung kalaban nyo. Di pa kayo sumusuntok, pinusasan na yung kamay nyo para hindi makasuntok. O ngayon, eto na ang sitwasyon. O paano tayo ngayon? Eh, hindi na tayo pwede magwelga according dun sa AJ rule. Bakit ba nagwewelga ang manggagawa? Yan dapat maintindihan natin.